Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng kinapuntan, makailang beses itong naharap sa mga karasang gumimbal sa kanilang katahimikan. Gaya ng ibinahagi sa aming kwento ng tumatayong sangguniang bayan member secretary na si Engineer Anacleto Terencio Jr. noong siya ay bata pa. Pumunta kami doon isang pamilya para makisaya, mag-celebrate ng fiesta doon sa Barangay Anislag. Nagkaroon ng kasiyahan ng buong pamilya namin. May 25, 1983, sa pag-uwi ng pamilyang Terencio, habang masaya silang nagkukwentuhan at naglalakad pauwi sa kanilang tahanan, isang panganib ang tila sa kanila'y naghihintay. At sa mga oras na iyon, dalawang mahal sa buhay ni Anacleto ang hindi na nila makakapiling habang buhay. One kilometer pa lang mula sa barangay proper, biglang may pumutok. Tapos nagulat kami, nakita na namin yung tatay namin na natumba. Kasama na yung kapatid kong babae. At napuno sa kanyang puso ang lahat ng emosyon. Hindi pa doon nagtapos ang kasamaan ng rebeldeng grupo. At para bagang huminto ang pag-ikot ng mundo sa mga sumunod na pangyayari. Kapatid kong babae, nakita ko pa na tumayo siya na nakalabas ang intestine niya. Tapos umiiyak. Sa awa naman ng Diyos, parang wala naman sa aming damdamin na parang maggumanti ba. Although ang isa kong kapatid, nagpulis siya pero wala. Hindi siya nag-isip na gumanti. Kung ano lang ang nandyan sa batas, yun lang ang ginagawa niya. UNLAD Pilipinas.